What's up mga idol? Siya pala ang gusto makuha ni Coach Yang. Ang tanong dito ay kung sino naman kaya ang player na ito. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, idol. Isa si Coach Yang Giao sa pinakontroversyal na tao ngayon sa PBA. Ito nga ay matapos niyang tanggihan ang inoffer sa kanya ng NLEX na isang trabaho sa opisina. Nag-resign na nga lang siya at mas pinili na lang na lumipat at bumalik sa dating team niya na Reynor Shan Elasto Painters. Dahil dito, napakarami tuloy ang mga fans na nagtatanong kung ano nga bang susunod na plano at gagawin ni Coach Yang para mas lalo pa mapalakas ang kasalukuyang lineup ng bagong team niya. Kukuha nga ba siya ng superstar mula sa ibang team? O mas gusto niyang kumuha ng mga magagaling na roleplayer? O baka naman ay mas magiging priority na lang niya ang paghasa ng mga players niya? Ayon sa mga source, may isang team daw na kinakausap ngayon si Coach Yang tungkol sa isang mabigat na trade. Ang team nga na ito ay walang iba kundi ang Barangay Ginebra. May gusto daw siyang kunin na player mula sa team na ito at naniniwala nga siya na malaki matutulong ng player na ito sa bagong team niya na Reynor Shan Elasto Painters. At ang player nga na ito ay walang iba kundi si Nards Pinto. Nakita daw ni Coach Yang kung gaano kagaling ang player na ito. Kulang lang siya sa playing time dahil alam naman nating lahat na mas nakafocus si Coach Sim sa pagbibigay ng minuto sa mga players na nasa starting unit niya. Ang mga nasa bench nga tulad ni Pinto ay hindi gaano nakakuha ng playing time. Kilala si Pinto bilang isang defense specialist na player, pero ang hindi napapansin ng karamihan sa kanya ay ang opensa at pagiging shooter niya. Para sa mga hindi nakakalam, sa bawat practice na isinasagawa ng Ginebra, madalas ay nananalo si Pinto sa 3-point shootout at madalang lang talaga may nakakatalo sa kanya. Huwag nating kakalimutan na may mga shooter kahit papano ang Ginebra tulad ni na Jeff Chan at Arvin Tolentino, pero tinatalo nga niya ang mga ito. Pati ang resident best import nga nila na si Justin Brownlee, na kilala rin bilang isang napaka-shooter na player, ay hindi rin umuubra kay Nads Pinto. Patunay lang ito na sobrang galing at sobrang shooter talaga ang player na ito. Kulang lang talaga siya sa playing time, pero kapag napunta nga siya sa Reynor Shine at si Coach Yang pa magiging coach niya, sigurado mas mag-improve pa ito at makukuha na niya ulit ang kumpiyansa niya sa sarili. Pero malaking katanungan na lang dito ay kung sino nga ba ang bibitawan ng Reynor Shine para makuha ang player ng Ginebra. Wala pa kasing sinasabi ang mga source kung sino ang bibitawan ng Reynor Shine. Pero sa tingin ko naman, napakaraming players ang team na ito na pwedeng gawing trade asset para makuha si Nards Pinto. Abangan na lang natin kung sino ang final na bibitawan ni Coach Yang para makuha itong si Nards Pinto. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, idol, sino sa tingin mo ang bibitawan ni Coach Yang para makuha itong si Nards Pinto? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye bye.